Isang batang babae ang madalas pagtawanan at laitin dahil wala itong mukha. Kaya naman ang kanyang buhay ay mas lalong naging komplikado dahil sa panghuhusga ng mga mapanglait na tao. Tungayan natin ang kwento ng isang bata na laging pinagtatawanan at nabubuli dahil wala itong mukha. Sa mundo nating mapanghusga, madalas nagiging basiya ng itsura. Aminin man natin o hindi, yan ang una nating nakikita. Kaya naman karamihan sa mga taong isinilang na may kakaibang anyo ay nakakaranas ng pambubuli at pangaalipusta sa mga taong biniyayaan ng normal na kaanyuan, pero bulok naman ang kalooban. Ganyan ang madalas maranasan ng isang bata na laging binubuli at pinagtatawanan dahil sa kanyang kakaibang kaanyuan. Si Alicia na 12 taong gulang ay isinilang na mayroong maliit na bukol sa kanyang mukha. Pero kahit gustuhin man ng kanyang mga magulang na ipasuri ito, ay hindi nila magawa dahil kapos sila sa pera at mahirap ang kanilang pamumuhay. Kaya mas pinili na lang ng mga magulang ni Alicia na ipagsawalang bahala ang bukol niya sa mukha. Habang lumalaki si Alicia, ay mas lalo ring lumalaki ang kanyang bukol sa mukha. Hanggang sa pagtungtong niya ng 6 na taon, ay halos kalahati na ng kanyang mukha ang natatabunan ng kanyang bukol. Dahil dito ay madalas siyang tuksuhin ng iba pang mga bata at tinatawag siyang halimaw. Kaya naman sa murang edad ay nararanasan na niya ang pambubuli at panglalait dahil sa kakaiba niyang itsura. Pero bago natin ituloy ang kwentong ito, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat! Dahil sa madalas pagtawanan si Alicia, ay hindi na ito nakapasok sa eskwelahan sapagkat natatakot ang bata na makita siya ng ibang tao at madagdagan pa ang mga taong nanglalait sa kanya. Kaya ang kanyang mga magulang na lamang ang nagturo sa kanya kung paano magbasa at magsulat. Dahil sa kanyang malaking bukol sa mukha ay walang gustong makipagkaibigan kay Alicia. Pagtungtong ni Alicia ng 12 taong gulang ay lumaki ng lumaki ang kanyang bukol hanggang sa tuluyan ng matabunan ng kanyang buong mukha at wala kang makikita dito kundi puro mga bukol na nagsisilakihan. Hanggang sa nagkaroon na ng sapat na pera ang mga magulang ni Alicia at napasuri na sa doktor ang kanyang karamdaman. Doon nila napag-alaman na si Alicia pala ay may malalang kaso ng neurofibromatosis na isang genetic disorder sa ating nervous system. Sinabi ng doktor na wala nang luna sa sakit ni Alicia at ang tangi nilang magagawa ay maibsa ng kirot na kanyang nararamdaman at kung gugustuhin nila ay maaari nilang tanggalin ang bukol at isailalim si Alicia sa surgery ngunit kinakailangan nila ng malaking halaga upang maisagawa ito. Hindi kaya ng mga magulang ni Alicia na gumastos ng malaking halaga upang matanggal ang bukol niya. Kaya sa kasamaang palad ay walang ibang magagawa ang bata kundi mabuhay ng nasa komplikadong kalagayan na madalas laitin at pagtawanan dahil sa kanyang malalang karamdaman. Dahil natatabunan ng malaking bukol ni Alicia ang kanyang mukha ay nahihirapan itong kumain at maging kanyang paghinga ay apektado na rin. Natatabunan na rin ang bukol ang mga mata ni Alicia, kaya naman lagi siyang inaalalayan ng kanyang ama upang hindi ito maaksidente o madapa sa tuwing naglalakad-lakad dito sa kanila. Masakit para sa mga magulang ni Alicia na makita itong nahihirapan at ang higit na dumudurog sa puso nila ay makita na ginagawang katatawanan ng anak nilang may malalang karamdaman, kaya bilang magulang ay ginagawa nila ang lahat upang maprotektahan ang kanilang anak sa mata ng mapanghusgang lipunan. Sa tuwing lalabas si Alicia ay naririnig niya na kinakatakutan siya ng mga tao dahil sa kanyang kakaibang itsura. Pero kahit na ganoon ay pinipilit niyang mabuhay ng normal. Kahit na puro mapanghusga ang taong nakapaligid sa kanya at tanging mga magulang lamang niya ang nakakaintindi sa kanyang kalagayan. Gustuhin man ni Alicia na magkaroon ng kaibigan ay hindi niya magawa. Dahil kahit anong kabutihan ng kanyang ipakita, ay mas nakikita nila ang kanyang kakaibang itsura. Kaya sa tuwing napapansin niyang natatakot sa kanyang ibang mga bata, ay tinatanong niya ang mga ito kung bakit ayaw nilang makapagkaibigan sa kanya. At ang lagi niyang naririnig ay tinatawag siyang halimaw ng mga batang hindi naiintindihan ang kanyang kalagayan.
kung minsan ay napapaisip sa Alicia at tinatanong ang kanyang sarili kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay siya pa ang tinamaan ng sakit na ito. Simula pagkabata ay puro panglalait na ang kanyang naririnig at niminsan ay hindi niya naranasan magkaroon ng kaibigan. Pero laging sinasabi ng kanyang mga magulang na tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos kahit nakakaiba man ang kanyang anyo. Sa kabila ng hirap at pangalipusta na nararanasan ni Alicia ay hindi pa rin ito nawawalan ng pag-asa na balang araw ay makakatagpo din ito ng kaibigan na makakaintindi sa kanya. Madalas din siyang magpasalamat sa kanyang mga magulang dahil kahit na may malubha siyang karamdaman ay niminsan hindi niya naramdaman na pabigat lamang siya sa mga ito. Kaya naman sila ang nagpapalakas sa loob ni Alicia upang patuloy na lumaban at huwag intindihin ng mga taong mapangusga sa kapwa. Sapagkat ayawan man si Alicia ng ibang tao ay nandyan ang kanyang mga magulang upang damayan siya at kahit kailan ay hinding-hindi siya tatalikuran ng mga ito. Kahit nakakaiba ang anyo ni Alicia kumpara sa ibang tao ay hindi niya dapat nararanasan ng ganong klaseng pagtrato. Dahil kakaiba man ang kanyang anyo, si Alicia ay may buhay rin at isang tao na dapat lamang irespeto. Alam nyo, hindi natin dapat ginagawang katatawanan ang diferensya ng iba. Dahil isipin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan nila at pinagtatawanan ka, anong mararamdaman mo? Di ba masasaktan ka? May kasabihan nga tayo, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Dahil meron tayong tinatawag na karma. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, mabuti man yan o masama, ay babalik sa'yo. Kaya lagi nating piliin maging mabuting tao. Huwag kang maging mapangusga sa kapwa mo dahil hindi mo masasabi ang ikot ng mundo. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Pero syempre bago tayo matapos, shoutout muna tayo. Please make sure na mapanood mo pa ang iba kong videos na siguradong maaaliw ka at kapupulutan mo ng mga impormasyon. I-hit mo na din ang subscribe button pati na rin yung bell icon para updated ka sa mga susunod kong video. Laging tandaan, be kind to everyone and make your day awesome! This is Alam Mo Ba is now signing off.